Yo, what's up mga kapit? So mga kapit, meron tayong sisir sa inyo na RS-110 na lostred yung kanyang stud bolt sa may kanyang cylinder head. Problema ng RS-110 yung na lostred yung stud bolt sa may cylinder head. So bali, sisir ko sa inyo ito kung paano mag-slip ng mga ganitong problema sa lostred sa ating mga cylinder head. Balik standard to mga kapit. Yung tanggalin ko muna mga kapit yung isang bolt na lostred. Bali, naglagay na lang ng Teflon para sumikip lang dun sa kanyang thread. So yan, bali, naglilik na. Tumatagas na lang dito sa may kanyang head papunta sa baba. Eh, bagong overhaul lang ito mga kapihit. Ang gusto ni sir mangyari, hindi na yung overhaul. Bali, tatap na lang na ma-isliban. Break standard na hindi na kailangan mag-overhaul. Kasi ang problema ni sir, ito lang yung thread sa may kanyang bolt. Siyan, bali, kalasin ko muna mga kapihit yung kanyang cylinder head para makita natin yung ilalim kung gaano kalustred. Siyan mga kapihit, kalasin ko muna yung cylinder head tsaka yung cylinder block. So ayan, nalagyan natin ng plastic para yung dumi hindi papasok doon sa loob ng makina. So pupunoy natin yan. Yan, lagyan natin ng plastic. Yan, punoy natin para yung dumi hindi papasok doon yung pinagbarinahan natin. Hindi papasok. Saka lagyan ng basahan sa ibabaw. So ayan guys, so kung napapansin nyo, puno na ng basahan na sa loob ng ano, ng butas ng makina. Lalagyan natin yan para yung pinagbarinahan natin hindi na papasok doon sa loob, para hindi siya kumalang doon sa mga gear natin. Ayan, lagyan lang natin. Ayan, punuin lang na punuin natin hanggang mawala ng sisingawan yung ano, daanan ng, no, ng biruta yung pinagbarinahan natin. O, inix natin dito sa may chain. Lagyan rin natin yan. Chain, lagyan rin natin ng plastic para yung dumi hindi papasok doon. So, ayan. Malagyan na natin yan. Lagyan rin natin ng basahan, syempre. So mga kapihit, ito na yung loose thread na ano, yung sa may bandang bumba na lang is yung bali, natakpan na natin yung butas na maliit sa ating bubutasan ng 10mm. Bali, ito yung loose thread sa kanya. Babalik natin standard. Saka natin lalagyan ng thread na 1/2. So yung gagamitin natin na pang thread. Yan ba, next natin yung 1/2 na bolt. Ito yung pang sleeve natin.
So yung mga kapit, bali na lagyan ko na ng sleeve na 1/2. Oh my God! Wow! So yan. Napapansin mga kapit, meron tayo butas dito sa may bandang gilid. Maglalagay tayo ng lock para yung sleeve natin hindi sasama. Ilalagyan natin ng lock na 5mm na tornilyo. Yun yung panlalock natin sa ating sleeve. Basta magtanggal tayo ng bolt sa may cylinder head, hindi sasama pa paangat sinakalock siya dito sa may 5mm. Bali, kabit ko muna mga kapit. Yan ba, ilalagyan na natin ang sleeve. Napapansin nyo kanina, meron tayo rin binutasan na maliit na 5mm. Yan, ilalagyan na natin ng thread na 8mm. Bali, try na natin yung bolt mga kapit. Diba po si mga kapit, dito sa bandang side na to, sa may bolt na to, daanan ng oil to packet dun sa may cylinder head. So yan ang gagawin natin, lalagyan natin ng kanal yan para yung oil pataas, hindi sa ano, hindi sa sasabit dito sa may kanyang sleeve. Yan, lagyan natin ng kanal yan para tuloy-tuloy yung oil papunta dun sa taas ng cylinder head saka sa may block. So yan mga kapit, ito na yung ginawa natin na sleeve. So, nilagyan na rin natin ang kanal daanan ng oil papunta sa taas sa may kanyang cylinder head. Saka natin asimbulin muna yung cylinder head mga kapihit. Kaya abangan nyo mga kapihit sa ano, pagbuo ng makina. So mga kapihit, ito na yung ginawa natin na sleeve sa may cylinder head. Saka yung sa may crankcase nya. So yan ba na ang RS110.